Nakuha na natin yung mga sticker na pinagawa ni Cartridge FM. Tapos hindi niya alam, may pinagawa kaming isang logo niya na ganito. So ididikit na natin sa motor ni Cartridge para walang palag. Dapat magbabypass kami today. Sadly, yun yung tsura ng panahon. Kasama natin si Cartridge FM. And since umaambon, nagbago yung isip ni OC Rider, in-sponsoran tayo ng S Oil 7. What's up mga katoda? So dito ulit tayo kina OC Rider. OC Rider, ayan. OC Rider, ayan. So dapat magbabypass kami today. Sadly, yun yung tsura ng panahon. Kasama natin si Cartridge FM. And since umaambon, nagbago yung isip ni OC Rider, in-sponsoran tayo ng S Oil 7. So maraming maraming thank you OC Rider. And since nagbago yung plano, change oil tayo. Brought you by ano, Cartridge FM. Siya yung magcha-change oil kasi mahina ako sa mga tools eh. So pinakita ko naman sa inyo kung saan yung magandang sticker ni Cartridge ngayon. Ang ganda ng logo niya eh. Parang medyo familiar talaga yung logo na yun. Sobrang familiar yung logo, grabe. So solid, tara. Change oil tayo. Change oil tayo ng S Oil 7. Salamat S Oil 7 Philippines. Salamat S Oil, TKO Rider. So ayan mga katoda. Bloopers! Ang intro namin panita. Sabay, nagkira po dalawa yung ano. So ito, dual vlog to. Panoorin nyo sa kabilang vlog nyo to. Hi guys! Ayop ka! Hindi ako makamove. So ito mga katoda. Kagagaling lang natin sa tawanan. Yun yung gagawin nating intro boys. Ito si Cartridge FM. So there are two kind of S Oil 7, no? Which is ito, S Oil 740 scooter number 999, fully synthetic, 10W40. And as you can see here mga katoda, that's JSO MB. This is specifically designed para sa scooter mga katoda. Can you see the look of the sea? Ito. Kita nyo yung model, mismong scooter. Pero meron ding isa pang S Oil 7 na designed for wet clutch, which is MA2. Yan. Kita nyo rin yung model, parang big bike. So designed siya para sa mga wet clutch. But pwede pa rin siyang gamitin sa scooter. Pero ito lang ang nire-recommend kasi ni S Oil 7 kasi designed talaga siya para sa scooter, itong pang scooter. So meron din tayong para sa mga semi-matic, like yung may mga cambio pero walang clutch, and then yung fully manual or manual motorcycles, kagaya ng mga big bike, Sniper, R50, R150, R50. So ayan, JSO MA2 4 stroke. Pwede nyong hanapin yan dito kay OC sa kanyang ano, kanyang bat cave. Man cave pala, hindi pala bat cave. Yes, ayan, isa.
gumagawa ng mga shot-shot niya. May pag-ikot-ikot pang nangyayari. Yun pala yung mga tricks na yun. Ganun mag-see yung mga tricks. Parang may flight ah. Galing ah, drone na drone tol ah. Pataasin mo yung parang nagda-drone. So yun mga katoda. Specifically designed para sa mga scooter. Itong 4T scooter. And ito naman is 4T rider. Parang OC rider. Eh, para sa mga manual and semi-manual motorcycle. So Wave, R150, Sniper, lahat ng klase ng semi or wet clutch ito. Yan, so. But pwede pa rin gamitin sa scooter, but this is the one that's specifically designed for scooters. Okay mga katoda? So, again, thank you so much S-Oil 7. Maraming thank you ulit. S-Oil number 1. Tatap speed to mamaya eh. Oo, oh, hapon. Siya lang mag-isa. Thank you. So yun mga katoda. Ba? Plus ilan sa top speed yung sticker mo sa likod? So yan mga katoda, ending ng top speed na namin change oil. Change oil kami by S-Oil 7. So ito, pauwi na tayo kasi imposible yung makapag top speed ng basa yung kalsada mga katoda, masyadong delikado. Hindi natin isusugal to kahit kanino. Naniniwala ako kahit sinong vlogger hindi isusugal to. So yun, susubukan namin tong S-Oil. Habang pauwi kami, pakikiramdaman namin kung anong magyayari. Kasi around 50 or 60 kilometers din kasi to away from Pasig, no? So, ayun. Again, thank you so much, OC Rider. Dito ba tayo? Ay. Re-review na lang natin to mga katoda along the way. Let's see what will happen. Fountain ni Cartridge FM. Ang hirap sumingit pagka kay Cartridge FM kayo sumusunod tapos may basang kalsada. Dito na kami sa may Pasig ulit. So at the moment yan. So at the moment 57.4 kilometers na yung tinatakbo ng langis ng S-Oil 7. Actually mga katoda, unang ko napansin sobrang smooth talaga ng makina dahil fully synthetic siya. All good in the hood. Kasama natin si Cartridge FM pa rin. But anyway, yung performance ng oil seems to be okay to me. It's actually good. Kasi parang matining yung makina, kumbaga. Yan, matining yung makina sa
first impression ko pa lang, no? So we're now at 57 kilometers, almost 58, 57.6 yan. So at the moment, okay naman siya. So ito sa car trips, kumusta yun natin. So yun, okay na okay, kasama natin sa car trips, nagagaling na natin in OC. So dito na kami maghihiwalay at magkakanya-kanyang uwi na kami sa bahay. Tol, ingat. And yun, so babalikan ko kayo tungkol dun sa magiging performance niya. And I'll keep you posted. Ingat, tol. And I'll keep you posted dun sa magiging outcome niya sa 1,000 kilometers. Kasi ako, regardless, 1,000 talaga ako nagpapalit. And actually, sobrang mura nung oil na polysynthetic na S-Spin na to. S-S-Spin. Dota rin. So, shout out. So, sobrang smooth niya at the moment, kahit low RPM or high RPM. Kasi bumabakba kami kanina eh, pa nag-go 110, 115, which is bawal. So, yun yung mga takbuhan namin kanina, in parang lahat ng pasok ng transition is okay sa akin. Transmission. Wala, okay naman sa akin, para sa akin. So, at the moment, yun. Yan lang yung nangyayari. And fully synthetic oil, mga katoda. As I mentioned, para sa presyong fully synthetic, napakamura niya. So, and gusto ko yung ano, yung ratio niya ng ano kasi, na viscosity. Yun yung para sa akin eh, the best para dito sa Pilipinas na oil. Kasi 10W40 viscosity. Sa weather ng Pilipinas kasi sobrang humid, sobrang init, kaya lagitan is real. But nevertheless, babalikan ko kayo mga katoda sa magiging outcome nito sa 1,000 kilometers niya. Let's see what will happen, kasi saktong 900 mL yung tinarga namin. Kasi yung bote niya, kung mapapansin nyo sa left side ata yun, basta sa may side niya, nandun yung sukatan ng oil. So, 900 mL lang yung kinakagawa. Kaya, tingnan natin kung ano mangyayari. So, yun mga katoda. And again, thank you so much OC Rider sa pag-i-sponsor sa amin nito. Sa pag-i-sponsor ng S-Oil 7. And syempre, thank you S-Oil 7, no? Para dito sa langis natin. So let's see what will happen, kasi daily use tong bike natin mga katoda. Kung di kayo na di, kung bago lang kayo dito sa channel ko, no, daily use tong bike na to. So yun mga katoda, like I said, ganun mo na mangyayari kasi hindi pa natin maibibira ng masyadong maraming araw. But we have an upcoming ride, so matatesting natin yung S-Oil 7 doon. Tingnan natin kasi makakasama natin si Twisted Mrs. So, ayan mga katoda. So, dito ko na muna ikakat yung vlog mga katoda. And again, shoutout OC Rider, Team K2 Speed, Katailander, Cartridge FM, shoutout. Again, thank you so much for watching mga katoda. This has been Twisted Teej. Please don't forget to like, share, and subscribe for more videos mga katoda. Ride safe. Peace out.